What's up mga master? Welcome to sa channel natin, Joe Motology. For this vlog is i-review natin ang Hyundai Aeon GLX 2018 with Navi. So, ang tanong, sulit pa ba siyang bilhin ngayon? So, tara, sabay-sabay natin yung alamin. Roll intro. Si Hyundai Aeon ang pinakamaliit na sasakyan ginawa ni Hyundai, no? Nilaan siya sa Philippines last 2012 pero na-discontinued naman siya at a year 2019. For over the years, wala namang malaking update na ginawa si Hyundai sa Hyundai Aeon. Pero, eto si 2018, meron na siyang navigation system. So, kung may mga pupunta ka sa mga lugar na hindi ka familiar, meron na siyang navigation system. So, hindi ka na mawawala. Okay? Doon tayo sa kanyang makina. Sa makina naman ni Hyundai Aeon, meron siyang 814cc piston displacement, naturally aspirated engine, single overhead cam na kayang mag-produce ng 55 horsepower, tsaka meron siyang torque na 75 Nm of torque. So, huwag masyadong maliitin itong sasakyan na to kasi napakatipid nito. Kaya nitong tumakbo at around 20 to 25 km per liter. So, given the fact na medyo mahal na yung gasolina natin ngayon, sulit na sulit na itong si Hyundai Aeon. So, pumunta naman tayo sa kanyang compartment. Pagpasok natin sa loob, ito yung itsura ng kanyang compartment. Okay? So, kasya nito ang mga apat na tao. Pero kapag lima, medyo hirap na siyang itakbo. So, mas maganda kung mag-maximum tayo ng apat. So, lock lang natin. So, ito yung itsura ng kanyang compartment. Okay? So, ito na yung navigation system niya. Kapag i-on natin. Ayan. So, hintay lang tayo ng sandali. Pakita ko sa inyo yung navigation system niya, no? Okay. So, ito yung sinasabi ko na navigation system. Yan, so kapag tinap natin yung navigation system, kusang tinatrack ng infotainment kung ang location ng sasakyan, ano? Ayan. So, medyo maingay kasi naka-radio tayo. Pero anyway, itong nagbiblink na to, dito tayo nag-stop. Okay? Malaking tulong na to. So, especially kapag hindi tayo familiar sa isang lugar, ano? Off lang natin. Ayan, so kusa na siyang mamamatay. Alright. So, dito naman sa kanyang mga side mirrors, eto, nakakatuwa kayo. Para sang joystick. Ayan. So, na-adjust nyo siya sa loob. Dito din sa passenger side. So, napakalaking tulong na to, especially kapag umuulan sa labas. So, di na natin kailangan lumabas para mag-adjust ng salamin natin. Dito naman, naka-power window siya. Ayan. Dito at saka sa passenger side. Ang what's unfortunate is dito naman sa likod is naka-manual lang siya. Ayan. Yan yung knob niya. Tsaka dito din sa likod. Ayan. So, yun nga lang yung downside niya. Anyway, regarding naman sa aesthetics ng sasakyan dito sa loob, napakaganda ng kanyang gauges, yung cluster gauge niya. Tara, on lang muna natin, ha. Ayan. So, kita nyo yun, para siyang Android sa ano, cellphone. Yung itsura niya. So, tumataas muna yung gauge tsaka sa bababa. So, yan yung itsura ng cluster gauge niya. Of course, pag naka-on, naka-switch on yung accessories natin, sabay na mag-on yung infotainment naman niya. Okay. Off natin. Then, saka din siya mamamatay. So, eto naman yung aircon system niya, no? Yung fan. Ito dito yung thermometer. Dito yung climate control dito. Tsaka yung cambio nandito. So meron siyang cup holder na dalawa. Tsaka pwede ka rin maglagay dito sa ilalim. Dito naman yung parking brake niya. Anyway, etong upuan is naka seat cover na ito, no? So naka leather seats po ito. Nilagyan lang ng owner ng seat covers. So, all around,
naka-hard plastic siya from passenger side down dito sa front panels. Even dito sa driver side din. So naka-hard plastic na siya. Almost lahat ng parts dito naka-hard plastic. So and ito yung mirror dito. Actually, naka-ano na to, naka-dashcam na to, naka-integrate na. Ito naman yung dome light niya. Ayan. Tsaka yung visors niya. Ayan. Dito rin sa passenger. Unfortunately, wala tayong vanity mirror. Okay. Ayan. So, kung ikukumpara naman yung sa mga ibang variant Hyundai Ion, mayroon kasi itong tatlong variant. Mayroong GL, GLX, tsaka mayroon ding GLS. So, etong high-end nila, itong GLS. Yung pinagkaiba lang naman ito is yung power window, tsaka yung navigation system. The rest, almost parehas na lang sila. Same engine, same specs na din. So, labas tayo. Tingnan natin yung kanyang gulong. Okay. Yung size naman ng kanyang gulong, meron siyang 165 by 65 rim 13. So, same lang din doon sa harapan. Dito naman sa likod, meron siyang stock tire na 155/70 rim 13 na din. So, hindi ito yung stock na brand ng gulong na talagang mabibili mo. Actually, nagpalit na ng gulong yung dating may-ari nito. Tingnan naman natin yung sa likod. Okay, para mabuksan to, dito natin yung switch niya. Okay, ito, may dalawa ito. Dalawang switch at saka ito rin sa fuel. Okay, so binuksan natin. Ito na yung kanyang fuel. Sara lang natin. Tsaka, ito yung kanyang trunk. Okay, so medyo makalat, sorry. Ito na yung kanyang compartment space sa likod. Marami ka nang malalagay dyan, especially kung magmamadali tayo, pwede mo nang lagyan ng kahit ano. So, wag masyadong mabigat kasi considering maliit lang ang Hyundai Ion. So, eto, ginabitan na rin ng aftermarket na spoiler. Ayan, nagbuka siyang astig, no? Ito, meron na rin siyang side claddings, okay? Pandagdag na rin. Pogi. Dito naman sa upuan, okay? Nare-recline ito. Ayan. Tsaka, napo-forward and napo-backward. Okay, so, depende na lang sa ayos ng sitting position mo, ano? So, ito. Ito yung switch niya para sa fog light. Okay, so meron tayong on off na natin. Meron tayong apat na aircon vents. Isa dito, dalawa dito sa harap, tsaka doon sa passenger side. Unfortunately, wala nang aircon vents dito sa likod. Okay, so yun yung medyo mahirap doon kasi yung mga passengers na nasa likod, medyo hindi nila feel yung aircon. Kasi nga, ewan ko kung ano, na-try lang din naman kasi namin. Meron kaming dalawang angka sa likod. Nagko-complain sila kasi di daw masyadong malamig. Di ko lang alam kung yun talaga yung setup niya or kailangan ba siyang linisin. Pero anyway, ipapalinis din natin to para to make sure na functional talaga yung kanyang aircon. So, andito yung kanyang hazard switch. Okay. So, ito naman yung cigarette na switch niya dito. Okay, so naka fifth gear tayo ha. Fifth gear tapos reverse yung final gear niya. So much with that. I think wala na tayong eto, yung safety na rin niya. Meron siyang seat belts. Both driver at saka passengers. Meron ding seat belt, of course, yung sa likod. Okay? And ano pa ba? Ayan, so naka-power lock tayo. Okay, try lang natin. Yun yung sounds niya na naka-power lock. Open natin. So,
So, labas tayo. Ayan. So, although maliit si Hyundai Aeon, no? Pero yung trabaho niya naman, nagagawa niya ng maayos. Nahatid ka naman from point A to point B. Yung kagandahan talaga nito is napakatipid ng ano, gasolina niya. Ayan. So, eto nga pala. Nakalimutan ko. Eto yung kanyang signal. So, yung kanyang headlight pala is LED siya. Pero, hindi siya ganun ka linaw. Especially paggabi. So, papalitan ko to ng aftermarket. So, abangan nyo na lang yung video kung paano magpalit. Meron din siyang fog light. Ayan. Tsaka yung naka-emblem yung kanyang logo ng Hyundai. Hey. So, ang ganda ng kanyang mga wipers. Ayan. Makapal. Ang ganda ng view nito kapag umuulan. Clear pa rin yung lens niya. Okay. So, yung mirror naman, natutupin niya manually. Ayan. Okay. So, ano pa ba? So, meron na tayong ditong rain visor. Aftermarket na ito, mga master, ha? Pina-install na lang ng dating may-ari. Ayan. A few moments later. So, road test tayo, mga master. O, naka-primera tayo ngayon. So, first impression ko, mga master, napaka-smooth ng kanyang cambio, no? Pasok talaga diretso. Yun naman talaga yung nature sa mga small cars. Yung napakalambot ng kanyang, ano, mga cambio niya. So, given the fact na 55 horsepower lang ang lakas nito, so huwag kayong mag-expect na masyadong mabilis talaga. Pero okay naman, di naman ako napapagalan. So, when it comes to acceleration naman, abot niya naman, actually abot niya yung unang drive ko nito, abot naman yung 100 km per hour niya. And then, when it comes to torque naman, okay lang din na given na meron lang siyang 75 horsepower. So, di talaga siya ganun kalakas in terms of torque, no? When it comes naman sa kanyang suspension, medyo, aminin ko na, no? Medyo bumpy talaga siya. And then, well, ang kagandahan nito, yung comfort na nabibigay ng Hyundai Aeon is di naman, di ka naman mabibitin, ano? Napaka-comfort na kanyang upuan. Tsaka yung driving position mo, okay lang naman kasi nababackward mo, nare-recline mo yung ano, upuan. So, goods pa rin. Pero itong Hyundai Aeon, kahit maliit ito, huwag niyong ano, huwag niyong ispulin pa rin kasi kaya nitong mag-travel ng ano, 20 to 23 km per liter. So, napakatipid na nun, ano? Kung i-compare niyo sa mga ibang cars, napakatipid na nito. Okay, when it comes naman sa kanyang view, no? Malapad naman, kitang-kita naman naman yung viewboat sides ng mga passenger side at saka sa driver side, especially dito sa front. Yun nga lang, medyo mabibitin ka ng konti. Konti lang naman when it comes to acceleration, no? So, acceptable naman yun kasi nga 814cc lang ang piston displacement ng sasakyan. Pero value for money, para sa akin okay na okay. Kasi nga nahatid ka naman ito from point A to point B. Tsaka napakamahal na ng gasolina ngayon. So, biruin mo kung magpapagas ka nito, kaya kang ihatid ng around 20 to 23 kilometer, no? Per liter na yun. So, napakatipid na yun. So, yun nga lang. When it comes to torquey road, okay lang, wala akong ano. Di ka, huwag ka na lang mag-expect ng masyadong torque talaga. Ayan, so I think yun lang magbibigay ko regarding sa road test na to. So, magbigay na tayo ng final verdicts regarding sa sasakyan na to. So, oras na para magbigay tayo ng final verdict regarding sa sasakyan na to. So, yung mga downs niya is medyo hindi siya ganun kalakas yung aircon. Di ko lang alam kung yun talaga yung settings niya or kailangan lang talaga ng linis. Pero okay lang naman. Tolerable naman yung ano, yung lamig niya sa loob. Di naman talaga ganun kainit. Tsaka yung downside din niya is, yun nga, maliit yung kanyang makina.
814cc lang siya, 3-cylinder, single overhead cam. Pero di naman yun, sa tingin ko, di naman yun problema talaga, given the size na maliit yung sasakyan, edi maliit din yung kanyang makina, di ba? So yung importante yun, yung work naman niya, is nagagawa niya naman ng mabuti. Yung gustong-gusto ko talaga sa sasakyan na ito is napakatipid niya kanyang gasolina, no? Tsaka komportable yung pagmamaneho mo kasi na-recline na rin, tsaka na-adjust mo din backward, forward. So tinanong ko din yung partner ko kung ano ang kanyang impression din. So gusto niya din yung sasakyan na to kasi aside sa maliit siya, madali mo siyang maniniobra, no? Kung nag-reverse tayo, tsaka nag-reverse parking, madali lang siya, hindi katulad sa mga malaking sasakyan. So ano pa ba? And then regards naman sa kanyang comfortability, yun, panalo si Hyundai Aeon kasi komportable isang sakyan talaga. Yun nga lang, yung kanyang suspension medyo may alog talaga, mafe-feel mo, pero normal lang naman yun para sa mga maliliit na mga sasakyan, no? And then value for money, of course second hand itong nabili, ano, yun nga, okay lang naman kasi kung may budget ka na 200 to 250,000, ayun, makakabili ka na ng ganito. So kung yung purpose mo lang naman is pang office lang, tsaka gala-gala ng konti, so maganda na to si Hyundai Aeon. Aside sa matipid siya sa gas, then malayo na yung naaabot ng isang litro mo. Biruin mo, kaya niyang itakbo ng mga 20 to 25 kilometers yung isang litro. So napakatipid na. So additional din pala, itong maximum ng tanke niya pala sa gasolina is meron siyang 32 liters. So kung i-full tank nyo, given yung presyo ng gasolina ngayon, more or less kaya niyang i-full tank yung mga 2,000 pesos mag-full tank na ito, no? Depende rin yun sa mga presyo ng gasolina na nasa inyo, no? Okay, so I think yun lang yung final verdict na masasabi ko. Kung meron pala kayong gustong i-review, so mag-comment lang kayo sa comment section below, tsaka i-review natin yan. And then, so kung asan man kayo ngayon, ingat na lang, no? And then, salamat pala sa mga walang sawang support sa channel natin. Kahit munti lang tong channel natin, at least meron kayong natututunan naman, kahit konti lang. So, yun lang, and ride safe mga master.